Kasi sa Pilipinas, marami tayong lingwahe. Meron ba rin mga Bisaya? Taas ka man. Sino mga Bisaya? Taas ka man. Nako, kadamo. Daghan kaayo. Ah. Oh, sa Bisaya kasi iba yung roots. Ah, ah, sa Tagalog ng roots, ugat. Sa Bisaya? Gamot. Oh, gamot. Sa Tagalog, ang gamot, iniinom. Sa Bisaya, tinatanim. Kaya pag nasa Bisayas kayo, huwag kayong bibili ng gamot. Bibigyan kayong ugat. Ang gulo ng mundo. Pabiling gamot, ugat ka. So, English natin. Ang English niyan, roots. Sa Bisaya, anong English niyan? English! English niyan. Roots. Roots. Teka lang. Hindi, nag-i-enjoy ako eh. Maraming Bisaya. Sandali. Ah, Bisaya, pasahin niyo. May mata. May pasyente ako 64 years old. Eh, ano ko nasa isip ko? Sabi ko, oh, yung iinumin mo nanay before 6, ha? Ah, no, no, after 6, ha? Sabi niya, Doc, after sex? Pinanong mo, bakit na yun? Nagsisex pa ba? Alam mo sa kanya? Mensan. Hindi ko na dinamit siya. CV na lang, CV. Uy, joke lang ha. Wala mo kagayin. I love Bisaya. Hindi ako makamove on na. Bali lang ha. Ay, may ano? Kape? Roots. Gato. Because the roots are still there, siyempre, kahit sinungkit mo yan, pwede ulit magbunga. Tama ho ba? Tama. Kahit ilang beses kayong manungkit, hanggat may ugat, bubunga at bubunga pa niya. Malinaw? Yes. Mga kaibigan, dinaan ko lang sa drawing para may visual aids kayo. Representation lang yan. Ganyan na ganyan ang inyong katawan. Bakit do? Yung bunga, it represents sakit. Di ba ang sakit ay bunga ng kapabayaan? Bunga ng katigasan ng ulo? Bunga ng walang pagmamahal sa sarili? Bunga ng pang-aabuso? Pwede sakit. Bunga yan. Yung panungkit, it represents gamot sa Tagalog. Sa Bisaya naman ang gamot, tambal. Gamot eh. Okay, ang gamot na iniinom sa Bisaya, tambal. Sa Ilocano, agas. Sa Bicolano, gulong. Sa Kapampangan, panulo. Sa mga taga-Tugigaraw, uro. Sa probinsya naman namin, synthetic drugs. Alam niyo na ang probinsya ko, di ba? Squatter na nga. Tanda niyong squatter, social. Naka-iPhone kahit walang pagkain. Ay, Panginoon ko. Yan din po yung opera. Panungkit lang yan. Yung panungkit, parang chemotherapy at radiotherapy. Para din yan dialysis, para din yan insulin. Dahan-dahalin ko para hindi kayo maligaw. Ang kayang gawin ng panungkit, magtanggal ng bunga. Tama? Tama. Eh yung ugat ng puno, matatanggal ba ng sungkit? At dahil may ugat, bubunga pa rin yan. Ganon din po sa inyong katawan. Ang gamot at synthetic drugs nagsisilbing panungkit. Ang kaya nilang tanggalin, pangalan lamang ng sakit. Eh yung pinagmulan, ba't ka nagkasakit? Tatanggal ba? Kaya pala ang iyong sakit, paulit-ulit. Kaya pala kayo may maintenance. Kaya na kayo na mga stockholder ng Mercury. Ang operasyon para lang sila panungkit. Tatanggalin nila yung bukol. Eh yung pinagmulan, ba't ka nagkaroon ng bukol? Natanggal ba? Hindi. Kaya pala ang bukol, kahit ipa-opera nyo pa,
babalik lang ulit. Lilipat lang yan sa parte ng katawan niya. Okay, so hindi solusyon ang operasyon. Ang kayang tanggalin ng chemo at radiotherapy, papatayin yan ang cancer cells. Eh yung pinagmulan, paano ka nabuhayan ng cancer cells? Natanggal ba? Kaya pala ang cancer kahit nagpaok. Kaya pala ang pasyente may cancer kahit nagpa-opera na, nagpa-chemo, nagpa-radiation, nagpa-brachy o cobalt therapy, babalik lang ulit ang sakit na cancer. Nandun pa yung pinag-ugatan eh. Kaya nga meron kaming medical terminology na recurrence. Pagbabalik. So, hindi solusyon niya mga yan. Ang dialysis, pabababain niya lang ang bilang ng creatinine. Do, ano yung creatinine? Laso na nakahalo sa dugo. Eh yung pinagmulan, bakit tumatas ang crea? Sira o mahina ang kidney. Na-repair ba ng dialysis? Hindi. Yun. Kaya po pala ang dialysis habang buhay. Yan yung dapat maagapan natin kay nanay. Baka sa sobrang dami na nung gamot na iniinom niya, medyo bumigay na yung kidney. Babantayan niya yung crea. Pagbatas yung crea, dalawa lang ang solusyon sa ospital. Kidney transplant o kaya dialysis. So, yun. Ang insulin, oh, yung mga diabetic oh, na hindi pa naman nag-i-insulin daw, hindi pa naman. Antayin natin masira kidney nyo. Kasi pag nasira na kidney nyo, hindi na kayo pwede magkamot, insulin na kayo. Tama ba? Oh, para saan ang insulin? Pabababain yan ang bilang ng glucose o blood sugar sa loob ng katawan nyo. Eh yung dahilan ba tumatas ang glucose mo, sira o mahina ang pancreas mo, na-refer ba ng insulin? Eh di habang buhay ang insulin. So ladies and gentlemen, ano trabaho ni Doc Atoy? Sino talaga ang gagawa? Sarili! Ano ang dapat niyong gawin sa puno? Tanggalin ang? Ugat. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? Ang haba-haba ang sermon ko. Nung uwi yan, ano mangyari? Patay din. Nakwenta naman ito. Hoy mga bruha. Ugat po iyan ang sakit. Hindi na pasyente. Ano patay? Yung puno, patay. Ugat yan ang sakit. Yung puno, patay. Yung pasyente, buhay. May sakit pa, wala na. Pag wala na siyang sakit, kailangan niya pa bang bumili o uminom ng gamot? Hindi na. Pag hindi na bumibili, tumiinom ng gamot, ano tawag sa'yo? Dumaling. Di ba kapatid, pwedeng dumaling? Yes. Ladies and gentlemen, napakatagal niyo ng ginagamot ng inyong mga sakit. This is now God's perfect time for you to dig deeper. Bakit ko sinabing God's perfect time? Tandaan niyo, God's time is perfect time. Kasi alam niyo kung bakit? 13 taon na ako sa mission at may naririnig ko ako pagka napakinggan na hinig, hinog ang isipan mo para tanggapin ang tulong mo. Tama ba? Aren't you wondering, marami sa inyo napakatagal na nagme-maintenance, ba't kailangan mo pa akong pakinggan? Gusto ni Lord na gumaling ka. Kasi kung ayaw na ni Lord na pagalingin ka, sana hindi ka na nakiling mo yan. Patuloy mo nalang lustayin niyang perang pinaghihirapan ng pamilya. Kaso gusto ni Lord na gumaling ka. I don't know God's purpose for you, but definitely still has. He still has. Kasi kung wala ka ng silbi sa mundo, matagal ka na dapat pataba sa lupa. Yung iba kasi nag-iinarte, porque matanda na ako. Huwag yun akong pagamot, mamamatay na rin lang ako. Hindi. Kaya nga buhay pa, may reason si Lord kung ba't buhay ka pa. Hindi dahil matanda ka para hindi ka magpagamot. Dahilan kaya ka nagkasakit, gusto ni Lord may matutunan ka at may magbago sa ginagawa mo sa buhay mo. Drama-drama na ito mga matatanda na to. Sorry po ha, ganyan ang magsalita sa nanay ko. Sabi sa akin ng nanay ko, matanda na ako, huwag niyo na ako. Matanda. Kung ano lang pa kasi nasabi mo, matanda.